hospital pa kang aming first clinic. Walang dentist na available. Ay, Lord. Sakit. Sana magkaroon na. Diyan na daw siya eh. Papunta raw siya. Ano? Hospital o ano? Tura natin para tayo mag-ano. O doon? Video na lang daw natin. Ang init oh. Ang init nga eh. Pupunta kaming mental hospital. Patungo na kami mental. Di na kami matagpuan ng dental eh. Tari na nasiraan na ulo si Roxanne. Saan ba ang ano? Kanino bang kaibigan niya? Doon sa ano. Cleaner namin. Gaano sila? Okay. Ay. Lahi? Oo. Lahing ano. Nahanap namin dental clinic. Kasi nasa malaking hospital. Grabe naman kasi itong adan. Ano? Napakalaki talaga. Public kasi. Hmm? Hindi talaga siya. Diba kasi pinag... Tayo nung stamp dati? Oo, oh, sabi doon kayo sa kabilang ano, tumulog naman tayo dito sa kabila eh. Pwede naman. Kasi hindi tayo pinapasok ni. Sabagay, ayaw ko din pumasok doon. Light cream po naman to. Yung day cream ko, hindi na ni Rai. Pinit. Sa kabisara na yung kulit. Kasi yun, gumagamit din yun sa gamit. Ako ayaw talaga no. Ano ko? Lagi tayo tayo. Lagi cream ako pag ganito. Kasi siyempre init. Ano yun sa anti-earing cream? Ayaw. Siyempre may edad na tayo. Internal medicine. Ano yung ano yan? Asa? Hindi no, yung hospital. Yan po yung hospital. Iwari mo na yung infection. Eh, bago ako makapagpabunot, di madugo na to. Sobrang higit na eh. Bago matanggal ang higit. Ayan, hospital. Grabe, ang madalang napakalaki. Mayroon lang sila ng mga kapatid. Okay. Layo man ang dimpad. Ang ganda ng ano. Naghihintay. Naghihintay sa wasta. Visit. Sana naman tanggalin na. Baka sabihin na naman ng doktor, hindi na naman pwede pa. Nakakaloka. So, ayun guys, after 3 days natin na pabalik-balik sa dentist, tsaka sa clinic dito sa bansang pinuntahan ko, ayun, hindi natuloy yung surgery. Kasi ang sabi ng doktor, yes, meron daw kasi mga nag-positive dun sa
malaking ospital, kaya hindi nila ginagamit ngayon yung mga kagamitan nila doon dahil bawal. So, wala akong choice, kundi yun, 1 month daw na iinom muna ng gamot. Yan, ito yung antibiotics. Ito yung para sa lagnat. Yan, para sa lagnat na binigay nila sa akin. Yan siya. Tapos kung sasakit pa siya, ito yung magiging pain reliever ko. Yan. So, yan. Pero as of now naman, hindi na siya sumasakit. Okay na siya. De, bahala na si Batman. Basta itabi ko lang daw yung papers. Sana hindi na siya sumakit hanggang makauwi ako ng Pinas. Para sa Pinas na lang tayo magpapatanggal. Yun, yung masasabi ko lang is alam natin na mahirap talaga ang meron ka nararamdaman lalo na nasa ibang bansa ka. Hindi ka makakaangal, hindi ka rin makakareklamo sa kahit na sino, hindi ka makakareklamo. So guys, ingatan natin ang mga sarili natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa at magtiwala lang tayo sa Panginoon na ibinibigay niya yung ganyang kakayanin natin yan guys. So, dito lang po muna mag-e-end ang aking vlog. Maraming salamat po sa pagsama sa akin at sana nag-enjoy kayo sa